Hi guys, thank you so much for clicking the video. So, mga teammates, for today's vlog guys, gusto ko lang sanang magbigay sa inyo ng information regarding about sa mga call centers na actually may mga Tagalog din silang accounts, okay? Yung mga iba pa nga parang ano eh, parang purely Tagalog lang talaga yung ano, yung kanilang mga ano, mga accounts. Guys, napaka-importante ng information na to. This is the part 1. Okay? Napaka-importante ng information na to kasi guys, this is a really one of the best ways guys na para makapasok kayo sa call center. At the same time, malay nyo kung ma-prove nyo sa company na yan na talagang karapat-dapat kayo na ilagay sa international accounts, maybe this is your ticket guys. Okay? Ito talaga yung ticket. Okay? So, bigay ko na muna yung mga information. So, the first part is Inspiro. Okay? Guys, meron yan dito sa Iloilo. Meron din sa Makati area. Okay? Meron din sila mga chat support. I believe, guys, yung mga kilalang ano, no? Yung chat support nila is yung kilalang binibilan natin ng online. Okay? Yeah. Dun siya. Okay? Iloilo and Makati area. Okay? And meron din Madrid, Philippines. Okay? Normally guys, Tagalog ang interview dyan sa Madrid, Philippines. Okay? And meron ding Taglish. Yeah. That's GICF. Okay? GICF. Yan. I-search nyo na lang guys yung ano, yung actual page nila sa Facebook or sa online, sa internet. Okay? And then doon lang kayo magpasa ng mga ano, ng inyong mga resumes, okay? And then, Pilipinas Teleserve, okay? Yan, pang-apat yan. Yun naman, ito yata parang sa Quiapo area, yung kanyang location, no? Sa Quiapo. And then, yeah, meron din Magellan Solutions. Wow, no? parang Spanish, no? Magellan. Tong ingat kayo rito. Kasi mukhang pasagod eh. Magellan Solutions, guys. Ha? Ingat kayo rito. Hindi, joke lang. Ito naman sa Shaw Boulevard sa Mandaluyong. Okay, yung location niya. And that's it. Okay, yan yung first 5 natin. Gagawa na lang tayo ng part 2. Okay? Kagising ko lang, guys. Eh. Gusto ko lang i-share yung information na to. Na-research ko to. Medyo matagal-tagal na rin. So, I'm pretty sure that they're still functional pa naman siguro. So, pasa kayo ng resume guys. Malay nyo, pag nagustuhan kayo ng client, no? Na okay naman pala yung performance nyo, yung attendance nyo, naayos nyo, yung mga, yung the way you handle your metric. Okay, nagustuhan nila, guys. Tapos nakitaan kayo ng potential that you can speak English. They could actually accelerate you to an international account. Oh, diba? O, tas dun, malay mo, kung maganda naman yung offer, stay ka na dun. Hanggang tumanda ka, pwede rin. Or, kung gusto mo, nakakita ka ng, ano, ng experience, nakakuha ka lang ng experience, right? Tas alam mo na, you feel so confident na I have to move up to the next level. Okay? Kasi, of course, salary-wise, if you transfer to a better company, you'll be more compensated. Okay? So, that's it, Pansit. That's the first one. And basta galingan nyo guys, ha. Alam ko may mga tinuro ako sa inyo sa interview. Okay? Check out my blog. Tignan nyo guys, may mga matataas naman yung views dyan. And if you look at the comment section, marami na rin tayong mga natulungan, no? Mga payo, mga tips, and all that. And, you know, na nakapasa sila, thankful sila, at nakapasa sila through somehow my small advice, okay? Also guys, ha, dapat, ano, make sure na kung may current job kayo and you're planning to move to the call center, make sure, guys, na decidido na kayo. Kasi, as you know, mahirap na mag-let go ng trabaho ngayon, di ba? Especially now, kung nasa because kasi sa call center, medyo mahirap mag-apply. Diba? It takes months. So, make sure that you did enough research na talagang decidido na kayo mag-transfer sa call center. And that's the time that you let go and transfer to the BPO industry. And I assure you guys, if ever na maisip nyo naman yun, talagang you will be compensated. Baka nga, you'll be glad you did.
Diba? Okay? So, that's it. Ayoko naman masyadong mahaba ng vlog. Makakapi muna tayo. Then, after that, I'll tell you the part 2. Okay? Thank you so much. And, mga ka-teammates, thank you for watching my video. See you again in my next vlog. Bye for now.